Well, good morning sa lahat. First vlog for today. So, unang vlog natin is yung Game 7 kahapon. Yung Ginebra tsaka Bay Area Dragon. So, yun. Yun yung nagpanalo sa... Yun yung malaking advantage ng Ginebra na hindi pumasok yung mga 3-point shots ng kalaban. At pumasok yung kanilang mga 3-point shots. Well, yun na yun. Basically, yun lang yun. Kung titingnan mo yung basketball perspective, yun yun. Tsaka, bakit mo nga naman, bakit ka, hindi sila naging aggressive eh. All throughout the game, nawala yung aggressiveness nila. At, makikita naman na itong si Miles Powell, hindi pa 100% dahil hindi siya ganun ka-explosive. Yung kanyang first step, hindi ganun kabilis. Compared nung sa mga unang laro niya nung Commissioner's Cup. Hindi ganun ka-explosive yung kanyang first step. So, ibig sabihin, may iniinda talaga yun. Yun lang, kasi, hindi nila na-control yung, kasi Malonzo absent nung Game 6, hindi nila na-control si Malonzo off the boards. Crucial yung offensive rebounds ni Jamie Malonzo. Yung 11 offensive rebounds, crucial sa Ginebra yun, dahil additional possessions yun. No, hindi masyadong nahirapan si Japet at saka si Kristan Starhandinger rumibound. Okay? Dahil sa tulong ni Malonzo, binabox out na lang nila yung malalaki nung Bay Area. So, yun na. Congratulations ulit kay Team Cone. No, ngayon na it's evident na kung sino lang talaga yung makakasabay ng coaching when it comes to having guest teams, na dapat maging open na rin yung ating mga pure-blooded and homegrown basketball coaches. Sana itong series na to ng Ginebra tsaka Bay Area at tsaka itong pagpunta ng Bay Area Dragons would make a realization to homegrown Filipino coaches na medyo kailangan na tayong sumabay sa modern basketball in terms of coaching. Okay? Kasi kung si Tim Cone nga, okay, kung si Tim Cone nga marami na siyang PBA titles, pero he still came to the NBA Summer League dun sa Miami Heat nga para to get additional pointers. Sana maging ganun din yung maging ganun din yung ating mga homegrown Filipino coaches. Mas lalo na yung grassroots, starting from the grassroots, kasi maganda ang impact nun pagdating sa grassroots. Hopefully itong PBA Commissioner's Cup Finals na katatapos lang would serve as a initial springboard to the upgrade of coaching knowledge, and umattend, hindi lang mag-update ng coaching knowledge na mag-enroll doon sa mga coaches clinic na pinoprovide ng samahang basketball ng Pilipinas led by Coach Jong Uichigo. So kung talagang gusto nyo ma-upgrade yung coaching skills nyo, dapat nag-e-enroll kayo sa mga clinic na kagaya nung pinoprovide ni Coach Jong. Diba? And then, learn from other sources as well. Yun muna kay Coach Jong muna. And then, kung meron pa kayong pagkukuhanan. And then, hindi lang yun. Pati yung mga PBA coaches natin. Kasi ang tumalo lang sa Bay Area, convincingly, is Ginebra. Na si Tim Cone yung coach. And then, itong Meralco, which is si Norman Black ang coach. So, that says something about yung coaching. Diba? So, yun na nga yun. Sana maging eye-opener itong pagkapanalo ni Coach Tim Cone as coach.
sa kung gaano pa kalayo o gaano pa kalaki yung dapat i-improve ng mga full-blooded Filipino coaches from the grassroots up to the professional level. Hindi nyo kasi pwede sabihin na nakakasabay kayo. Kung nakakasabay kayo, well, hindi hinebra yung hindi hinebra yung kalaban ng Bay Area. Yun yun. Kasi kahit sabihin mo na ano, yung pag-construct pa lang ng roster eh, sa coaching na yun. At saka kung paano mo gagamitin yung lineup na meron ka. Yun yung isang aspect ng coaching eh. Do with what you have and then try to build on what you have. Di ba? Kasi susundin ka naman ng team management dahil ikaw yung head coach. So yun lang po.